Season 81 is about to start, and with me today, only here on The Score, are four of the most awaited volleyballs ready to set fire on the volleyball court. Of course, Celine Domingo from FEU, Bern Flora from Adamson, Judith Abil from UE, and Rose Doria, the captain of the NU Lady Bulldogs. Welcome, girls! Kamusta naman ang mga pre-season, off-season preparations natin? Celine, you were the second last season of the UAAP. Season 80 ito, nakalaban niyo ang Lasal sa championships. Kamusta ang preparasyon ng FEU ngayon? Siyempre, you're going for the number one spot. Yung preparations namin ngayon is mas mahirap siya compared last season. Kasi last season, mas madami kaming veteran players. Ngayon, parang kami na yung natitirang veteran players and almost parang 60 to 70% ng team namin composed ng rookies. So, kailangan talaga mag-gel yung buong team namin. And Flora, kayo naman na umangat ang standing ng Adamson last year sa season 80. Paano ang preparasyon ninyo with Coach Air, same coaching staff as last year, coming into season 81? Nagpursige po kami na makaangat pa this season 81. Tsaka, nag-focus kami ngayon, lalo na marami kaming babies, ilan na lang kaming ates. Yun po. Marami ng rookies. So both FEU and Adamson, naabangan natin ang inyong mga rookies and babies this coming season 81. Judith, baby ka pa ba? Parang hindi na. Lola na. Kamusta naman ang preparasyon ng UE at may bago kayong coach? Si Coach Carl, kamusta naman ang pagiging coach niya, head coach, and yung pag-gel niyo sa loob ng team? Sa amin, nagsimula kami noong October, nag-twice a day na yung training namin. So, umaga gigising kami. So, kahit na matagal-tagal na, di pa rin kami sanay na gumising ng maaga kasi hindi kami nagmo-morning nung noon. Tapos, kay Coach Carl po ngayon, gusto niya trabaho. Gusto niya makita nagtatrabaho kami ng kung ano yung gusto niyang makita sa training. Parang kailangan walang break. Kung break man, water break lang yung break namin. Yun yung work talaga ganun. So, kumusta naman ang reaction ng teammates mo? Maganda naman ang performance. Nung una, sobrang after training, pagod, tulog agad. Ngayon, nakaka-adjust na din yung iba. Yung mga first year namin, nakaka-adjust din paunti-unti. Iba na talaga ang galawan sa college. Ikaw, Rose, stepping up as captain this season 81. Kamusta naman ang pakikitungo mo sa mga teammates mo at ikaw ngayon ang ate sa NU? Okay lang naman po. Like what FEU and Adamson, parang four na lang po yung seniors and almost po sa amin, rookies po lahat. Yung experience po namin sa Dumaguete, sabi nga po, not enough pa po yun. So, matinding pag-iinsayo po yung ginagawa sa amin. Dumaguete was Uni Games. Yes. At anong place ang naabot ng NU? First po. Wow, championship po namin yung UST. So, first runner-up kayo. Okay, and bago na ang inyong coaching staff, yes, you have Coach Norman on deck. Kamusta naman ang performance ng team with Coach Norman? Okay lang naman po, since baguhan pa lang po siya. Ina-adapt pa po namin yung system po niya. So maraming pagbabago. Maraming aabangan ang ating mga volleyball fans this coming season 81. At kayo ang apat sa mga inaabangan talaga ng lahat ng mga supporters ng inyong mga teams. Pag-usapan naman natin yung mga rookies ninyo. I'm sure excited lahat ng mga supporters ninyo makita ang mga bagong dagdag ng inyong mga team. FEU, kamusta mga rookies ninyo? Meron ba tayong mga pambato dyan this season 81? Meron naman po. So far, so good naman po yung rookies namin. Lahat po sila nagko-cooperate. Actually, mas mabilis nga po sila naka-adapt sa program ng coach namin eh. Kaya parang hindi na sila rookie, pero rookie pa rin. Pero mature na sila. Opo, parang may times na nakikipagsabayan sila sa amin. So parang hindi mo talaga mahalata na rookie sila. Kasi talagang popular na ang volleyball ngayon. You watch it on TV, ang dami ng outside leagues. So kahit yung mga high school, talagang exposed na sila pagdating sa mga matitinding laban. And kamusta naman ang mga performances ng rookies ng Adamson? Sobrang nakaka-proud yung mga babies namin kasi tuwing magsi-6-on-6 kami, lagi silang nakikipaglaban sa aming mga ates. Para mas maganda yung game namin tuwing magsi-6-on-6 kami kasi nga
competitive yung bawat isa. Gustong manalo, gustong manalo din ng babies. Ganun. Ganun po. And of course, Judith, kamusta naman ang mga babies ng UE? Wala naming babies, Charlie. Joke lang. Ano sa amin po, yung si Ate Shia lang po kasi yung graduate last year. So, konti lang po yung baguhan sa amin. Ayun po, palaban po sila. Kasali mong kapalaban. Yun po. Nialabanan ka na talaga nila. And for NU, na-mention mo maraming rookies din sa inyo. Yes po. Halos lahat po ng nag-step yung galing po sa Nazareth. NU High School po. Eh, yun, maganda naman po yung performance po nila kasi dito, sabi nga po ng coach namin, dito nyo makikita kung ano yung mga natutunan nyo sa high school, kung kaya nyo dalhin sa college. Oo, kasi maganda ang transition ng NU. You have a good sports program ever since high school. Let's talk about personal roles. From last year to this year, iba na ba ang role ni Celine Domingo? You're a middle blocker, best blocker last season 80. Ano naman ang role mo as an ate and as a senior this year? Last season po, middle blocker ko. Ngayon, libero na po. Wow! Yes. So, charot ka tayo po. May receive ka! My goodness! Charot, middle blocker pa rin po ako. This season, parang isa na ako sa inaasahan sa team. Isa na ako sa senior. So, nung pagtapos pa lang ng season 80, tinanggap ko na sa sarili ko na kailangan ko na mag-double time, mag-work hard para... Siyempre, isa na nga ako sa ilo-look up ng mga bata namin. And paano mo wini-welcome yung pressure na yun? Na-excite ka ba? Kinakabahan ka ba this season? Mixed emotions. Pero, ano, go lang. Kasi si Coach George ngayon, ano eh, parang no pressure sa kanya. Kung ano lang yung laro mo, laruin mo lang. So, mas maganda yun. Kasi nalalabas mo talaga kung ano yung alam mo. Flora, ikaw... Talaga, inaasahan ka na talaga ng Adamson ngayon dahil graduate si Gemma Galanza. This year, ikaw na ang isa sa mga seniors. Kamusta naman yung role mo as one of the leaders of Adamson? Ano po, sobrang nakaka-pressure pero nakaka-excite din kasi nga parang eto na yung chance ko na makalaro na talaga ng buong season. Ito na talaga. Si Judith, ano to eh, leader... Scorer, komedyante din sa loob ng court. Lahat na. Di ba, Judith? Ano pa bang idadagdag mo sa season 81? Baka may mga tinatago ka pa dyan. Pag-isipan po. Oh, yun, next model. Papalitan na po kita. Joke lang po. Mawawalan ata ako ng trabaho dito. Okay, next. Thank you. Okay, Rose. Ikaw, as a captain, ano ang role ng isang captain ball ng NU? Ngayon po, sobrang laki ng pressure na dinadala ko. Pero sabi nga ng coach ko, wag ko pong gawing pressure. Gawin ko po as a motivation. Kasi, kayang-kaya ko naman po. Hindi naman daw po ipagkakatiwala sa akin kung di po nila nakitang kaya ko. Totoo naman talaga yan. And yung supporta naman ng teammates mo, I'm sure nandyan din talaga. Yes, sobrang laki po ng support. Supportahan ka din. Naramdaman ka talaga ni Judith doon. Marami tayong mga similarities sa mga naranasan ng ating mga volleyballs. Ngayon, alam na natin ang kanilang mga performances on the court. And right here, only on The Score, we're gonna discuss more about their off-court personalities when we come back.